dalawang kasama ko ngayon. So andito uli kami sa Niagara Falls. And medyo umuulan lang siya. And diba? Well, ako personally, pangatlong beses ko na pumunta dito. Pero ito mga kasama ko. Ano, kamusta first time? Turista! Turista! Yan, si JJ andito rin. Hello! Kasabay ko yung pumunta rito, pero ngayon pala nakapunta rin sa Niagara. After 9 months. Eh, ba't nga ngayon lang? Eh, walang chance eh, tsaka walang kasama pumunta. Yun, mahihain na naman to. So, no, ikot-ikot lang kami uli dito, and then, punta lang kami dun sa... Saan tayo punta? Gusto nyo magpa-register dun sa... Ayan, turista. Saan ba to? Nagyayang turista. Pwede, yun, natatawa lang din ako kasi actually yung mga yung nung first time ako nagpunta rito, more or less parang ganyan din ako. So ngayon medyo natatawa na lang ako kasi nakita ko sa kanila kung paano ako nung first time ko rito sa wala lang, parang ganyan pala ako na kada kanto parang picture din ako ng picture. Paano? Oh, sige. Oh, please. But again, mag-overnight kami dito sa Niagara Falls. Pero yung binok namin na hotel medyo mura lang, around $90. So kung tatlo kami, hati-hati kami. Yes, so sir, that's more or less around tick to 30 lang kami. So yun nga, kasi like yung experience ko before, parang medyo hindi kasi sulit niya na magbabalikan ka lang dito. Kasi kung magko-commute ka, around ano kasi parang 3 hours yung biyahe. So again, kung 3 hours papunta, 3 hours pabalik, so halos mauubos na rin yung araw mo doon. So ngayon nga, yun nga, mag-overnight kami. Dumating kami dito around 12:30 na, then kumain lang kami. Pero yun nga, inubutan kami ng ulan. Ayan. JJ, ito na naman. Yun, so yun nga, check-in namin dito. Bakit? Check-in namin around 4 PM pa. So ngayon talagang wala, ikot muna. Isip din kung anong pwedeng gawin. And yun nga, parang I don't think na gagawin namin to ngayon. Kasi yun nga, medyo pricey siya. So ginawa ko lang siya one time before. So siguro, I guess, okay na yun. Na at least ma-experience mo once. Yun, so naglalakad na nga kami. 4:30 na. Papunta na kami dun sa hotel. Check-in na. And ganun talaga pag walang sasakyan pa. So, ito, naglalakad kami sa ulan. And medyo malamig nga today. So, dito kami magsistay sa Howard Johnson. Actually, matagal ko na siya nakikita sa Agoda. And medyo maganda naman yung rating niya, nasa 8.5. Tapos yung location niya, para okay naman. Ito, dito na yung Clifton Hill. Tapos may Starbucks across the street. Ito, Denny's. And yun, check-in lang kami. Then pakita rin namin kung ano itsura ng mga rooms. Check-in na nga kami. Ito, room 614. So, tignan natin kung ano'y tsura. Ilang ilaw? So, parang beautiful din yung mga pinag-stayan ko before. Ano din, two double queen size bed. And my TV. Ito, microwave, ref, desk, may coffee maker, and of course, toilet, my bathtub. Yan, so pahinga lang siya ng dali, then labas uli mamaya. Sinabi ako naman kayo, di ba?
So yun nga, hindi na nga kami napag-video last night kasi pagdating namin dito sa room, medyo pagod na lahat at nakatulog. Then pagising namin, medyo late na. So in time na for dinner. So yun, actually si JJ tulog pa. Hindi na namin masyado ginising dahil alam namin na puyat siya from work the day before. So kami lang ni Jason na nag-ikot-ikot. And then nung nakahanap kami ng restaurant na pwede namin kainan for dinner, so tinext ko na lang siya na sumunod siya. Then yun nga, pumunta siya. And then after that, nag-ikot-ikot lang din kami. So medyo late na kami nakabalik. Yun, kakagising lang namin. Nag-ready na rin kami mag-checkout dito sa hotel. So ito yung dalawa. Jason. Morning. JJ. Masarap naman tulog mo. Kulang pa. Bitin. Ayun, sabi nga ni JJ. Jason, lakas mo humilik eh. Pagod. Pagod saan? Kakalahat. Ah, okay. Ako kaya tayo kahapon, yung tinignan ko, parang mga naka 25,000 steps. 25,000? Oo nga eh. Ako parang yung nag-register sa akin, nasa 23,000. So ngayon, pag-check out namin, so hindi ko alam saan kami kakain. Pero yun nga, parang sinasuggest ko kung saan kami kumain last night, doon na lang uli kasi yun yung medyo worth it. Parang for breakfast at around $10 lang, pero breakfast buffet na siya. Pero yun nga, parang almost 11 na. So we'll see kung may aabutan pa kami ng ganitong oras. Yun, so nakapag-check out na nga kami. Lalakad uli kami, siguro mga 5 to 10 minutes walk papunta dun sa restaurant din na kinainan namin yesterday. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung presyo, kaya doon kami nag-decide kumain, no? And yun nga, right now medyo maaraw. Yun, kaya medyo okay rin siya maglakad-lakad. At unlike yesterday na halos umulan buong araw. So dito kami kakain. So last night dito rin kami kumain. So kung mapansin nyo, yung price niya last night for dinner, $22.99. So just to put our perspective lang, kasi pag kumain ka rito sa fast food, more or less, like yung, when I say fast food, yung burger, fries, and soft drinks, more or less, abuti ka rin mga $15 dito. So yesterday, parang hindi yun yung gusto namin kainin. Parang ayaw naman namin mag-fast food. So dito lang kami kumain, $23. Meron na siyang mussels, meron na siyang burger steak, meron na siyang kasi marami siyang food, tapos may dessert na. So kaya dito na lang kami kumain, so medyo sulit siya. And right now for breakfast, again yan, $10.99 lang. And yun, parang actually before dito rin kami kumain nung asawa ko nandito siya. At least ngayon wala masyadong tao, unlike before na pumunta kami dito ng asawa ko, punong-puno. So yung pagkain ko, again, bacon, sausage, egg, pancake, ato, potato at ato. And si Jason, wala ganun din. Yan, so tapos na nga kami kumain, pero ako hindi ako umorder ng drink, si JJ din hindi. Ito si Jason, umorder. Nauuhaw ako eh. Ayun. Kasi kaya hindi naman kami umorder ng drinks kasi yung price niya halos kalahati ng presyo ng buffet. So yung buffet nasa 11, yung drinks nasa around 5. So tinis na lang namin ni JJ yung uhaw. So ngayon pupunta kami sa McDonald's para kumuha lang ng coffee. And then after that, saan ka tayo punta? Outlet. Ayun, so subukan namin pumunta dun sa outlet na malapit dito sa Niagara. Kami bibili ng coffee sa McDo. And meron akong 2,542 points sa McDo app. So meron akong free coffee for today. Instead of pupunta pa kami dun sa Niagara outlet, so diretso na kami sa uwi. Kasi eto si JJ, biglang all of a sudden meron pang trabaho mamayang 9 p.m.
So, uwi na kami. So, siguro dito ko muna tapusin yung video na to. So, again, thank you for watching and see you in my next video. Bye!